yung apostle, yung prophet, yung evangelist, yung pastor, yung teacher. At ito daw ay maaaring matagpuan sa bawat isa sa atin. Maaaring hindi tayo tinawag na maging apostle kagaya ni Pablo, maging teacher, maging pastor, maging prophet. Pero lahat tayo, evangelist. Kasi lahat tayo may kwento eh. Lahat tayo may kwento paano tayo sinagip. Lahat tayo may kwento paano tayo minahal. Lahat tayo may kwento paano tayo pinatawad. So meron tayong kwento na walang kwenta na pwede nating i-share sa lahat ng tao. Yun yung evangelism. Evangelism is seeking the lost. Kumbaga, Jesus style. No? Tipong iiwan yung 99, hanapin yung isa. No? Yes. Para lang ibalik. No? Para lang makakilala sa kanya. No? Tiningnan ko ngayon dun sa dictionary, ang ibig sabihin ng evangelism. No? It's a noun, no? The spreading of the Christian gospel daw by public preaching or personal witness. Para sa akin, mas importante yung personal witness. Kasi you can be like a clanging cymbals, no? A loud gong na public preaching. Pero hindi naman nakikita sa buhay mo, mas importante para sa akin yung personal witness. Sabi din sa dictionary, ang meaning daw ng evangelism is a zealous advocacy of a cause. So, in other words, kumbaga, sa evangelism, you choose to be nice. Kahit hindi ka nice, right? Kasi minamarket mo si Lord eh. No, ito yung tipo na mamumuunan ka. Nako, may kilala ko, kasama ko sa trabaho, pinsan ko, kaibigan ko, classmate ko ng high school. Ano ko siya i-evangelize? Eh, bay, mamumuunan ka. You must look like Jesus. Jesus must be seen in your life, no? Tipo mamumunan ka, lilibre mo na Starbucks yan, libre mo ng pamasahe sa FX, or tipong bibila mo ng Bible yan, tipong, ano yes. Yun, tuturo mo sa kanya manood ng podcast, no? Bibila mo ng mga maliliit na books para sa mga starter, yung mga self-help na para mas matuto silang manalangin, magbasa ng Biblia. Invite mo sa life group, papakainin mo ulit. So, magastos, di ba? At medyo hindi ganun kadali. Pero it's all worth it. Also, you need to be intentional. Dapat kilala mo kung sino yung pinapupuntahan sa'yo ng Panginoon. At kung nasaan ka nandun, yun yung evangelism place for you. Patungkol naman doon sa discipleship. Kasi we're talking about basics of our business, no? Evangelism, discipleship. Pero ano ba yung meaning ng disciple kasi, no? Ang disciple kasi is simply someone who believes in Jesus, no? And seeks to follow Him in his or her daily life. Ganun lang kasimple yon. Pero ang mas magandang tanong, sister, what does it mean to be a disciple of Jesus? Siyempre, it means first of all that we want to learn from Him. Yun yung pinaka-importante. Meron kang gana na matuto kung sino siya at makipagrelasyon sa kanya. No, and we will no, syempre matututo tayo kung expose natin sarili natin in studying God's word, no. Sabi nga eh, magbabad sa presensya ng Diyos. Kung saan ka nagbababad, nandoon din yung puso mo eh. No, subukan mo magbabad 24 hours, 48 hours. May mga tao akong kilala na nanonood ng Korean novela, sister. Walang patid. Eh, mag-CCR lang yata, yun lang ang pahinga, no? Talagang lalo na pag nagkakasarapan na yung magagandang mga eksena, ano, sa, ano yun, crash landing on you, di ba? Imagine mo, no, ilang oras, walang patid. Talagang nanonood ang mga tao. At kami rin mag-asawa, nanonood kami, no? Nakinikilig din kami. Pero isipin mo na lang na maraming tao na sobrang pagbababad talaga na ginagawa. Panonood ng mga teleserye or mga Korean novela. Pero imagine mo, kung magbabad ka sa salita ng Diyos, eh talaga mas makikilala mo si Lord kaysa kay Captain Ri. Alam mo? Naalala ko yung anak ko. Oo. One night, na-stress ng madaling araw. Biglang, sabi ko, sino umiiyak? Nagising ako. Sino umiiyak? Yung pala yung katabi ko, we're crying. Sabi niya, oh mommy, I'm watching the Korean novels and kung gano'n, telenovelas. Sabi ko, ha? And you're crying? Sabi niya, yeah, it's an emotional scene. Sabi ko, oh my God.
Nakakatawa. Ano. I know, I know. Totoo Nung lang. bakasyon niya, ngayon, ano na siya, puro na siya uli, school. Yeah, popat naman siya sa, ano, sa school niya ngayon. But anyway, yes. Yeah. Tama ka dyan. Alam mo, although evangelism and discipleship, no, describe different aspects of Christian life, sa totoo lang, they are interrelated. Eh. Kasi come to think of it, evangelism without discipleship, it leaves new converts hanging in the wind, no, unsure of how to actually live a Christian life. No, it gives an impression na sa conversion, eto lang. Eto na yon, end of story. As far as getting our tickets to heaven, eto na ba yon? Kumbaga, it's like leaving your new converted friend outside the amusement park, no, thinking, oh, this is, true. Yeah, this is it. No, the park is so huge, no, para nag-invite ka, alika, friend, punta tayo Disneyland. Pagdating doon sa may entrance ng Disneyland, o, dyan ka na, friend. Ang evangelism kasi, friend, halika sa Disneyland. Eh, sumama. Na-evangelize mo na, di ba? And discipleship is allowing them to experience the beauty of what is inside the park. Ang discipleship is allowing them to see the beauty, no, of having a beautiful relationship with Jesus Christ, no, growing in Christ, no, at ma-experience nila kung paano talunin ni Jesus lahat ng problema nila sa parang pang-araw-araw. At ang maganda doon, yung eternal life, it will start, no, the day nung tinanggap nila si Jesus as their personal Lord and Savior. So discipleship is very important na kailangan ng follow-up. Ipasok mo naman sa Disneyland, wag lang naman nagando sa labas, di Oo, ba? Oo, tama 'yun. Sabi tama, nga kasi, sa no, sige, go ahead, sister. I was gonna say kasi hindi ka makikilala if you don't mingle, di ba? So syempre may mga few times na magmi-mingle kayo and then yun nga, kaya nga after Bible study, meron pang mga fellowship, ano eh. Yeah, importante. Di ba? Kasi magkahingahan ng, you know, isinasa puso ng isa't isa. So, at least nakikilala mo rin yung tao where she's coming from or he is coming from na, yeah. Oh, yun ang issue niya sa buhay. And more, the better if you can actually relate dahil pinagdaanan mo na yung dinadaanan niya. So, at least that's how you're able to share more than just, you know, the verses, more than just the word. Yeah. Actually, nabanggit nga ni Pedro, no? Sabi sa 2 Peter 3:18, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ, no? Ganun kasimple, no? Sa Tagalog, ikalawang Pedro, ikatlong kabanata, ikalabing walong talata. Sa lalim eh, no? Sabi na magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob at sa pagkakakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na sa Yesu Kristo. No? Paano lalago yung tao eh? Iniwan mo dun sa harapan ng Disneyland. Totoo. And you know, meron ka, kaibigan yung brother ko noon na nag-attend daw siya sa isang church and then he felt so much like an alien. Kasi wala man lang daw nag-hi, na yung wala man daw ngumiti na ano, tsaka yung mismo yung nag-invite, hindi man lang siya kinamusta na, oh, kumusta ka, buti na nahanap mo yung place. Ganito, kita, pakilala kita sa pastor, ganun-ganun. Yeah. Para ba naman feeling ng tao na may importansya siya, na hindi lang siya, you know, para hindi ka nagre-recruit for the army na, yeah, alam yun. Yeah. Pero even then, recruiting for the army, you go beyond the recruitment process, di ba? So that's why we're encouraging, no, all our workers, leaders, pastors na nakikinig at nanonood ngayon na to go back to our ano, to the basics of our business. May kasabihan nga na baka busy tayo sa kingdom, di na natin kilala yung king, no, dapat eh in love tayo sa king, no, kaya do not be afraid. Ask the Lord for courage, no? Make disciples, no? We are part of the Great Commission, not the Great Omission. The problem is we keep on removing the letter C, no? Do not remove the letter C sa Great Commission. Huwag nating gawing Great Omission. Kasi the C, it stands for Christ, actually. No? Kumbaga, huwag natin tatanggalin si Kristo. We do not need to reinvent the wheel, eh. Sa totoo lang, andiyan naman yan eh, yung principle nasa Biblia. Hindi na natin kailangan na
ano na baguhin pa. Kaya nga ako, no, as I end, eh, personally, paano ko to i-apply sa buhay ko itong pinagsasabi kong to. Sabi ko, nako, ah, medyo nasa ano ako, ah, medyo nasa gitna na ako ng buhay ko. At kailangan na alam ko malakas pa ang pangatawan ko, kaya ko pa umakyat ng bundok. That's why I'm heeding the call of God na, no, inaccept ko yung challenge niya to pastor a local church in LA, and also the challenge of kakaiba kasi sister yung ano, yung panawagan sa akin ng Diyos mag-mission, no? Missionary work, pero ibang klase in a sense. Kasi yung typical na nagme-mission, pupunta kasi sa lugar and then you evangelize, no? Or you disciple, parang ganun. Sa akin, iba yung pinapagawa ng Lord. Since kasi yung uniqueness ko, binasi niya doon. Doon sa binigay niya rin sa akin. Particularly, ang sinabi sa akin ng Lord, while you're doing your local church pastoring, I will call you to different places. Specifically, siyempre sa Pilipinas, kasi doon ako mas maging effective. To kumbaga pumunta ka doon sa ano, no, sa mga laylayan ng lipunan, sa liblib ng kabundukan, no. Ang pinapagawa pa, si Sir ng Panginoon sa akin is to gather the pastors, the leaders, the church workers, no, sa mga simbahan na nasa tipong yung hindi naman ganoon ka kadami yung kanilang resources. Hindi sila nakakapunta sa bayan o sa mga cities para maka-attend ng mga tinatawag na conferences or seminars para ma-equip sila. At wala silang masyadong mga libro or anything or ano. So, doon ako pinapapunta ng Panginoon, i-gather sila, mag-conduct ng team building, conduct ng work ethic